What is up, guys? Welcome back sa channel natin. Kamusta na mga kasabwat? Sana okay lang kayo. Ako ito, masayang masaya. May ads na tayo at namomonetize na tayo ni YouTube. Actually, ni Google AdSense at ni Google pala. At yun, sana please guys, don't skip ads para kumita naman tayo kahit papaano. At para mga pagpag-giveaway na tayo. Okay. Yun. Again, kung hindi ka pa naka-subscribe or kung bago ka sa channel natin, please do subscribe. And like yun na rin yung video na to. At click the bell icon kung okay lang mga kasabwat para nanonotify kayo tuwing may bago tayong video. Dahil every Saturday and Wednesday, nag-upload tayo ng bagong video. And that's 7:30 PM. Sharp. Okay. Yan. So, ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayon? Well, napakaganda yung netong topic natin ngayon. Especially para sa mga bagong tattoo artist or mga nagsisimula pa lang na wala pang tattoo shop. Okay? So, this topic is about like how to get customers or clients kung wala kang tattoo shop. Okay? Sigurado ako ang daming makaka-relate sa inyo. Comment kayo sa baba kung isa kayo sa mga nakaka-relate dito. Ako, relate na relate ako dito. Especially dahil nagsara nga yung shop natin. Pansamantala. Okay? Pero bubuksan din natin yan. Dahan-dahan pero sigurado. Yes, sir. Yan. So, pag-usapan natin yan. Ang gandang topic nito. Pero bago tayo mag-start, intro muna. Yan. So, kung isa ka sa nakaka-relate dito na walang tattoo shop, nahihirapan kumuha ng customer, well, para sa itong video na to. Ito, hindi naman to guaranteed, no, mga kasabot. Pero, at least, sana makatulong. Kaya ko lang talaga ginawa itong video na to. Dahil may mga nagtatanong, sir, kasabot, paano ka nakakakuha ng customer? Kasi may mga kasabot tayo. No, na inad ako sa Facebook at nag-like doon sa page natin, sa tattoo page natin. At siguro napapansin nila, although, eto nga, magawa ko ng mga videos, nagtatrabaho ako, still, nakakuha ako ng mga customer. At nagtatanong sila, kasabwat, paano nga ba makakuha ng customer? Kasi ako wala akong tattoo shop, yung bahay ko is medyo malayo sa main road. Ayan, so, eto nga. Okay, sorry. Pag-usapan natin, no? Ako, eto, ang ipapaliwanag ko sa inyo is yung mga ginagawa ko. Especially noon. Ngayon kasi parang kung ano na lang yung dumating dahil nga nagtatrabaho ko eh. Pero, marami pa rin dumadating. Awa rin Diyos. Ayan, pero, paano nga ba talaga? So, ngayon, especially itong panahon na to, panahon ng COVID, ng pandemic, actually, ang gandang pagkakataon to eh, na makakuha ng customer. Kasi, bakit nga ba? Kasi halos lahat ng tao nasa bahay. Nagsa-cellphone lang, ang social life ng mga tao, mostly based sa social media. Kaya nga, parang nagka-issue si Facebook, nagkaroon ng parang nagka-downtime si Facebook. Talagang nagkagulo yung mga tao, no? Kasi nga since nasa bahay lang yung mga tao, ang social life is through social media. So, yun, ang gandang bagay noon, no? You can take advantage of that, mga kasabwat. Kasi kunin niyo na yung pagkakataon na yun na mag-post ng mga gawa nyo. Kahit lumang gawa nyo o mga portfolio nyo, compilation ng tattoo nyo, i-post nyo yan. Kahit yung mga dinodrawing nyo lang ng mga design, yan, i-post nyo lang ng i-post. Kasi, ang daming tao na nasa bahay lang, di ba? Yung iba nga, kahit ayaw naman magpatato, pero pag nakadaan sa newsfeed nila ng magandang design, is medyo naiinganyo sila, no? May mga nag-i-inquire. So, ayun, ang gandang pagkakataon na ito ngayon. Okay? So, wag natin gawing negative tong pandemic na dahil kasi sa pandemic walang customer. Well, totoo naman. Nung una, especially nung kasagsagan talaga ng COVID, talagang wala talaga. Kasi pinagbawal talaga. Pero ngayon, since medyo maluwag na at
nagkaka-vaccine na ang mga tao, ang gandang chance nito, no? Kasi ang dami pa ring tao sa na nasa bahay lang na hindi masyadong lumalabas. So mas preferred nila yung home service. At yung mga may tattoo shop kasi, kahit ako nung ako ah, hindi ko sinasabing lahat, pero kasi nung may tattoo shop ako, I really don't prefer home service. Kasi nga magpapak pa ako ng gamit, set up, aalis, set up ulit sa bahay nila, lilinis, 'di ba? Unlike pag may tattoo shop ka. So, advantage natin 'yun mga kasabwat. Tayong mga nag-home service, no? Kasi minsan yung mga ayaw nila na customer na home service nga, 'di ba? Hindi naman lahat, no? Pero yung iba kasi, dahil nga sayang nga naman yung upa nila kung yung home service lang nila. At yung ibang tao naman ayaw namang magpunta sa tattoo shop. Kasi nga dahil sa COVID. So, pagkakataon natin 'to. Pag nag-inquire sila, gusto nila ng home service, 'di ba? So chance natin 'yan na makapagtattoo. Okay. So sobrang positive 'to para sa atin, no? Itong nangyaring pandemic na 'to sa ating mga walang tattoo shop, no? Kasi tayo yung hahanapin nila, yung mga nag-home service. 'Di ba? And since wala nang tayong tattoo shop, mag-home service talaga tayo. Yan. So, yun yung mga ways kung paano ka makakuha ng customer. Post ka sa social media at dahil nga sa sitwasyon ngayon, mas preferred ng mga tao na i-home service na lang sila. So, medyo nakakalamang tayo dun kahit papaano. Okay. Ano pa? Ito, social media pa rin pero mga iba pang paraan kung paano mo mas maparami yung customer mo sa social media is sumali ka sa mga tattoo group. Kasi may mga tattoo group na parang group siya specifically for mga customer clients na naghahanap ng tattoo artist. Yun, sumali ka sa mga ganun. Ang dami mong makukuha dyan. Kasi may mga nagpo-post doon ng mga customer na looking for tattoo artist, gantong location. So pag nakita mo na location mo yun, comment ka agad. Kung kaya mo siyang i-message, message mo siya agad. So yun, ang gandang paraan din nun. Ano pa? Ito, ginagawa ko to noon, no? Naggagawa ako ng yung logo ko. Tapos nilalagay ko doon yung social media ko, yung Facebook ko. Yan, lahat, Instagram, tapos yung Messenger ko, number ko. Yan, basta nilalagay ko lahat ng info ko. Tapos bumibili ako. Ito para mas tipid din to, no, mga kasabwat. Tipid tips din to. Bumibili na lang ako ng sticker paper. So, ako na yung nagpapaprint mismo, tas ako na lang yung gumugupit. Tas ang ginagawa ko is, pinapamigay ko siya sa mga tricycle drivers na mahilig magdikit ng stickers. Bibigyan mo na ng sticker para maidikit nila yung sticker mo, makikita ng mga sumasakay, yung tattoo shop mo or yung logo mo, tapos yung information mo, di ba? Baka sakali. Advertisement, mga kasabwat. Diba? Sampa, nagbibigay din ako sa mga sa jeep, kung gusto nila. Kasi noon, na-experience ko yan. Especially nung bago pa lang ako, no? Binibigyan ko talaga yung mga driver. At tinidikit naman talaga nila. Nakakatuwa. So, isa pa yung paraan para makakuha ka ng mga customer. Ano pa? Ito, ina-advise ko talaga to. Marami ngayon eh. Tattoo event, mga competition, tattoo competition na parang online based, 'di ba? Pwede kang sumali doon. At 'yun, merong kasing category doon na for newbies. 'Yun, pwede kang sumali sa ganun at maraming nanonood noon at nag-check ng mga page nila ng event na mga customer kasi doon nila nakikita na uy, eto pala, magaling 'to. Nanalo to or 'di ba kung manalo ka man makikita ng mga customer, oy, ito yung nanalo. 'Yun, ang daming makakita noon. Well, again, social media pa rin. Kasi nasa era na tayo ngayon ng social media, sobrang swerte niyo nga eh. Kasi ako nung nag-start ako, although may Facebook na noon. Tama ba, may Facebook na? Sorry, medyo matagal na kasi. Pero noon kasi talagang halos wala eh. Talagang personal eh. Kailangan mo talagang galingan at makita ng ibang tao na mahusay kang gumawa
para magka-customer ka. Noon yun talaga yung labanan. At talagang ang labanan noon is dapat may tattoo shop ka. Pero ngayon, since era na ng social media, sobrang dali para sa atin at sa mga sa inyong mga nagsisimula pa lang. Dahil nga may social media na. Andiyan pa yung TikTok. Diba? Pwede kang mag-video ng mga... Ako, ginagawa ko yan personally. Nag-video ako ng mga gawa ko. Kasi sobrang ikling video lang ng TikTok eh. Ano pa? Ito, YouTube. Yan, katulad ng ginagawa ko. Although, hindi ako naghahanap ng customer dito sa YouTube or magawa ng content para magka-customer. Well, isang paraan din to. Diba? Again, advertisements mo yan eh. Okay? Kung kaya mo ang magbayad ng ads sa Facebook, ang ganda rin nun. Grabe. Yun, ako hindi ko siya nasubukan noon kasi... Ewan ko, sobrang kuripot ko talaga. Hindi ko siya sinubukan noon. Pero ang gandang bagay din yan, no? May mga kilala ako na ginagawa yan. At talagang meron silang budget para sa advertisements. Okay? Ano pa ba? Actually, para sa ating mga walang tattoo shop, no? Medyo, kahit pa paano, medyo mahirap din. Kasi, pag nagkaroon naman tayo ng customer ng gusto na may tattoo shop, is... wala tayong may present na tattoo shop. So, ano nga bang magandang gawin kapag ganun? Well, ako, kung ayaw naman nila ng home service, or dahil papagalitan sila sa bahay nila, pag nagpa-tattoo sila, ang ginagawa ko eh, ako ah, eto ginagawa ko. Kung meron kayong space sa bahay, na hindi naman masyadong nagagamit, well, gawin mo na siyang parang home studio mo. Diba? Ako, sa Bulacan, yung bahay namin doon, bahay ko doon, yung isang kwarto, ginawa ko siyang parang studio talaga. Ever since nga nung magsara yung tattoo shop ko. At, yun, doon ako nagtatattoo. Tsaka, ako naman kasi ngayon, halos lahat talaga ng tinatattooan ko is, kilala ko lang talaga. As in, kung hindi kaibigan, kaibigan ng kaibigan, yun, hindi ako masyadong nagtatattoo ngayon talaga sa mga hindi ko kilala. Kasi nga, nag-iingat pa rin ako. Okay. Pero kayo, pwede nyo gawin yan. Kung may space kayo sa bahay, i-set up nyo na parang tattoo shop. And at least, pag naghanap sila ng pwesto o nagpunta sila sa bahay nyo, may maipipresenta kayo na pwesto. Hindi yung sa dining table lang kayo magtatattoo, di ba? Sa sala. Kasi, medyo nakakababa din ng parang... Eto ah, hindi ko naman sinasabi na ganon talaga yung nangyayari. Pero yung ibang customer kasi, parang sinasabi na wala namang setup eh, sa bahay lang. Parang ayaw nila magbayad ng maganda. Mas nilolowball ka nila. Diba? Mas tinataga ka nila. Kasi nga, wala kang setup. Diba? So, might as well, mag-setup ka na kahit isang lamesa lang, ilagay mo dun lahat ng gamit mo, i-display mo, kung may mga poster ka o magpa-print ka ng mga design, dikit mo sa pader. Yan, at least pag nagpunta sila, may mape-present ka. Kahit nasa bahay ka lang, may pwesto ka para mag-tattoo. Okay? So yan, para kung makakuha ka man ng customer na gusto niya may tattoo shop, may mape-present ka. Ako kasi noon, talagang, yun ang ipinundar ko talaga, yung tattoo shop nga. Talagang, ginawa ko ng paraan, nagsumikap ako. Kahit, although sa harap lang ng bahay namin yun, noon, nung nagsisimula ako, binukod ko talaga siya. Para talagang tattoo shop siya. Kasi nga, para maka, hindi naman sa para makapanaga ako ng customer, no? Pero makasingil tayo ng disente. Kasi nga, may tattoo shop tayo. Okay? Ano ba? Eto, hindi ko alam kung ginagawa pa to ng mga tattoo artists ngayon or nung mga, ayun, ngayon nga, flyers, yan, or yung hindi man siya flyer pero para siyang card, parang calling card na rin ganun na pwedeng ilagay sa wallet. Yan. Noon ginagawa ko rin yan. Nagpapamigay ako. Total naman kung halimbawa mo babiyahe ka, mamamasahe ka, may nakita kang tao na may tattoo. Bigyan mo ng card. Wala namang mawawala, 'di ba? Huwag ka nang mahiya. Yun, isang paraan din 'yun, no? Na form of advertisement. Kaya ako noon, talagang sobrang sipag ko talaga noon. No? Ngayon na lang talaga dahil nga sa sitwasyon, dahil sa pandemic, tapos may trabaho din ako. So, talagang kung ano na lang yung dumating ngayon. At medyo, hindi naman sa
na masyado na ako mayabang o ano, pero tumatanggi na kasi ako ngayon dahil nga sa pandemic. Nag-iingat talaga ako. Pero yun, kung meron pa akong mga hindi nabanggit o may mga alam kayo na pwedeng gawin, di ba? Comment nyo sa baba. Baka sakaling may matutunan din ako at gawin ko din, di ba? Yan. Ano pa ito? Pahabol lang. Word of mouth. Hindi ka naman magmumukhang mayabang o ano. Sabihin mo na tattoo artist ka. Yan. Word of mouth. Okay? Laking bagay din yan. Ano nga ba ibig sabihin ng word of mouth? Yung ibang tao na ang gumagawa ng advertisement para sa'yo. Yun. At eto, medyo controversial din tong way na to kung paano makakuha ng customer. Pero ako, ginagawa ko to eh. Yung ibang tattoo artist, ayaw nila nito. Pero ako kasi, may background ako with management, with business management. So may alam ako, kahit pa paano, on how to run a business. Okay? Eto, ginagawa ko to, incentive. Okay? Ganito, halimbawa, ang minimum mo is 1,500. Okay? Sabihin mo ngayon sa mga gustong kumita din na, oy, ikaw, tropa, kasabwat. Sabihin mo sa mga tropa mo, nagtatatoo ako. Ang minimum ko is 1,500. Okay? Sabihin mo, ang minimum ko is 2,000. Sa'yo yung 500 pag nagpagawa sila ng minimum tattoo. Di ba? Ibang tao na yung talagang hahanap ng customer para sa'yo. Although, ang daming nagkukundena yan, no? Pero kasi, guys, this is business, okay? Huwag nyo masyadong masamain yung mga ginagawa na ganun. Kasi, negosyo yan. Kailangan natin kumita. We have bills to pay. Yan. Kaya ako, talagang sinasabi ko na gawin mo yun. O kung gusto mo, pag nakakuha ka ng medyo malaki-laking tattoo yung ipapagawa, well, kikita ka na ng pera, pwede pa kitang bigyan ng minimum na tattoo. Okay? Diba, ang laking bagay nun. Ako kasi, especially noon, no? Nung medyo bago-bago pa lang ako, at nagtayo ako ng shop, at medyo malaki yung upa, tapos nahihirapan ako kumuha ng customer. Yun talaga yung ginawa ko. Doon ako umasa, yun yung naging bread and butter ko, no? Yung mga nag-incentivize nung mga nung business ko. Okay? Tsaka ginawa ko siya sa mga kilala ko talaga. Para talagang mapapagkatiwalaan. Diba? Kasi yung kung ipapagawa mo yan sa mga hindi mo namang kilala, medyo mahirap din, no? Pero ayun yung ginawa ko, at as in promise, it paid my bills. Yun yung talagang pinanggalingan ng kinikita ko noon. Yung mga kumikita din para sa akin. Di ba? Sobrang parang ano lang yan eh. Minsan kasi meron akong isang kinuwang ganun, no? Ang ginawa naman niya is, gusto niya talaga ng full sleeve. Pero nahirapan siya mag-ipon. Yan. At hindi siya makagastos ng basta-basta. So sabi ko sa kanya, sige, tuwing makakapagdala ka, dadagdagan ko yung tattoo mo. Ang nangyari mga kasabwat, halos every week, nagdadala siya ng bagong customer. So every week din, may bago siyang tattoo. Diba? Ang laking bagay. Nung minsan nga, nakapagdala siya ng parang tatlong customer. Tapos, sabi niya, yun, medyo lakihan ko na lang daw yung itatattoo ko sa kanya. Yun, kumita tayo at nakatulong din tayo sa mga gusto magpatattoo. So, ayun, yun ang pinaka naging sikreto ko noon kung bakit ang dami kong naging customer. Yan, ano pa nga ba? Ito, medyo unusual pero business-wise, effective din. Kung may mga kilala kayong tattoo artist around your place, pwede naman kayo mag-usap eh, magbigayan kayo. Halimbawa, etong artist na to, tropa mo, hindi siya magaling sa ganito. Ikaw naman, hindi magaling sa ganitong design. Pwede kayo mag-swap ng mga customer. Pwede kayo mag-usap, napapag-usapan naman yan eh. Halimbawa, ako, hindi ako gumagawa ng portrait. Siya gumagawa ng portrait, pero hindi siya gumagawa ng mga realistic na hayop. Yan, okay, pag meron kang portrait,
I mean, pag meron akong portrait, tapos meron kang realistic na hayop, swap tayo. Diba? Yun. Minsan, ganun din yung nangyayari. Or, minsan, nag-incentivize din sila para sa'yo. Parang, kunwari, may magpapatattoo sa kanila ng gantong design, hindi nila kaya, dadalhin nila sa akin. Tapos, ako naman, gagawin ko, pero, may part sila doon sa kita ko. Yun. So, diba, ang daming paraan, mga kasabwat. Pero yun talaga yung pinaka naging sikreto ko, yung nagbibigay ako ng incentive para sa nagdadala sa akin ng customer. And may nakita kasi akong post about dyan eh, na parang kinukondemn nila yung ganun. Pangit daw, blah, 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 blah. Well, this is business, mga kasabwat. Kailangan natin kumita ng pera at kailangan natin gawin yung mga bagay na yan. Hindi naman siya masama eh. Diba? It's not against the law. It's not against parang yung ego, yung pride mo of being a tattoo artist. Diba? You're just being wise. Nagiging matalino ka lang. Business-minded. Okay? So, yun lang. Again, kung meron pa kayong gustong idagdag, comment kayo sa baba. Okay? At kung hindi pa kayo nakasubscribe or kung bago kayo sa channel natin, subscribe ka na. Like mo na rin tong video na to kung marami kang natutunan. At hit the bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video. Yun lang. Peace out.